Agimat ni Paraon. Mga kaagimat, ito po ay background natin ngayon, mga resibo. Hindi po to lahat makagimat, yung iba hindi na wala nang malagyan, kaya ito na lang muna pinapakita ko. Salamat sa lahat ng nag-order sa akin, nagtiwala, at lahat na nakagamit ng mga agimat na ginawa natin at natuto sa mga orasyon na tinuro natin. Salamat mga kagimat sa tiwala ninyo at yung nakatry na proven talaga, at continue lang to pray sa Diyos natin na iligtas tayo sa lahat ng panahon, sa disgrasya at sa mga inkwentro sa buhay. At reminders lang mga kagimat, hindi ito pwede gamitin sa masama. Para lang to sa depensa sa sarili, sa mga masasamang tao. Okay? So mga sundalo na nakakuha nito, syempre part ng trabaho ninyo. So malaking tulong na to. Saka huwag kalimutan na palaging magdasal, kasi yan ang sikreto para magiging mas epektibo ang iyong agimat at mga orasyon. Makagimat, sa hindi pa nakakuha ng mga ganitong bagay, ito po ay kabal at kunat, makagimat. Halos magkapareho silang laman, pero merong mga diferensya. Ito meron siyang mga may talandro na alpha omega, yung sobrang luma na ng mga talandro na ginamit na noon una pang panahon sa bakbakan, sa mga gera. At saka pang commander ang taglay. Ito naman, meron siyang oil. Yung mga sangkap nila, halos merong the same, meron ding difference, no? Mga formula. Pero mga taglay nito, mga kagimat, kabal, kunat, tagaliwas. Meron din hindi putukan ng baril. Pero para sa akin, mga kagimat, mas maganda yung kabal at kunat at tagaliwas. Merong mga tao na nagsabi na gusto ko hindi putukan ng baril kasi hindi na ka na masasaktan, hindi na putok ng baril. Meron nagkuha ng mga ganyan, hindi putok ng baril. Pero since hindi siya sundalo, hindi putok ng baril, hindi siya binabaril, pero hanap siya ng away, nahanap siyang gulo, sinaksak siya, mga kagimat. Nung nasaksak siya, wala naman siyang kabal at kunat. Hindi siya binaril, sinaksak siya ng kutsilyo. Siyempre, nasugatan siya. Yun nga na pag-isipan na importante pala kung meron kang kabal at kunat. So, very important na meron kang proven and tested na kung may epekto talaga na kabal at kunat, mga kagimat. Tapos may tagaliwas. Kasi kung barilin ka, hindi ka din matamaan. Depende na yun sa gabay. Kasi ang makuha nito, merong akong ituturo na prayers, tapos orasyon, tapos pagpapaandar nito. Paano? Noong unang panahon kasi, mga kagimat, ang nagbe-blessing nito ay mga commander, mga leader ng grupo, or yung mga nagagawa nito, sila lang nag-empower. Sa akin, ine-empower ko siya or bine-bless, pinapaandar, binubuhay. After nito, once na receive na ng tao, kailangan kasi niyang buhayin na at least once a year sa Holy Week, or maganda kung buhayin mo every month. Pero mga kagimat, since malayo tayo, ako nagtuturo na ako ng paano to buhayin, paano paandarin, para yung tao na makareceive nito, hey, 100% na buhay na buhay at epektibo, gumagalaw yung mga agimat at anting-anting niya, mga kagimat. Merong mga sundalo na kumakuha nito, pagdating sa inkwentro, hindi sila natatamaan ng mga bala, mga kagimat. Meron din kumukuha na aksidente, na disgrasya ng mga motorsiklo na o sasakyan na bangga. Hindi sila nasugatan. Pero meron yung parang mga parang na paso ba, mga ganyan. Mga kunting galos, mga ganyan lang, pero hindi talaga hindi malaki, kunti lang compared sa walang ganito. Yun ang nakaganda nito, mga kagimat.
kahit hindi lang siya sa inkwentro ng labanan, pati disgrasya sa pagbiyahe, pag-travel mo, safety ka sa lahat ng oras, lahat ng panahon. Tapos wala itong bawal, mga kaagimat. Hindi to bawal pumunta ng sementeryo, hindi to bawal kumain ng karneng baboy, hindi to bawal kumain ng mga barbecue, yung mga lechon o mga tinuhog. Hindi to bawal pumunta ng simbahan, sa patay, hindi to bawal pumunta ka ng CR. Ang bawal lang na ito, mga kaagimat, is yung mambabae ka. Pag once na mag ano ka sa babae, makipag-sex, dapat tanggalin mo to. Hindi mo ito dapat ihiwalay mo sa iyong katawan at idistansya. At bawal mababae, mga kaagimat. Tapos ang formula kasi sa loob meron ng ginawa na test na nung una mong mga panahon, mga taddad, na kahit pumunta pa sila ng mga sabungan, CR, or kumain pa ng baboy, at tinatry nila, hindi sila nasugatan. Umepekto pa rin ang mga gimat. Ang sikreto niya, nandiyan sa prayer. Ang prayer kasi ng iba is iba sa prayer ko. Tapos, iba ang formula sa loob nito. Ang mga formula, ang mga sangkap at mga orasyon sa loob ay hindi pareho sa iba. Iba ito sa mga ibang mga antingeros, ibang gawa nila. Ibang formula sa loob, ibang pagkagawa. Meron nilagay dito na hindi alam ng ibang tao o ibang grupo. Tapos ang orasyon na inusal, ang pattern ng prayer ay iba. Kaya pwede itong makapasok kasi, mga kaagimat, ang kapangyarihan ng Diyos, kahit pa pumunta ka sa loob ng minteryo, kumain ka pa ng baboy, kumain ka pa ng mga barbecue, o pumunta ka pa ng CR, hindi nawawala ang kapangyarihan ng Diyos, mga kaagimat. Kahit ano pang, basta nagdasal ka lang, mabuti ka ng tao, palagi ka na umuusal sa kapangyarihan pangalan ng Diyos, hindi yan mawala. Hindi ka tatalikuran ng Diyos. Kahit makakain ka pa ng baboy, o makapasok ka sa CR, o mahakbangan ka, hindi yan mawala, mga kaagimat. Kaya ang formula na to is very effective, very proven, tested, at saka maganda at iba siya sa ibang mga style ng paggawa. Okay, mga kaagimat, kung nagustuhan niyo to, please like, share, comment, and subscribe to our YouTube channel and click the notification bell. At kita-kita tayo sa susunod na video. Ako ang iyong kaagimat na si Paraon! Marami pong salamat sa inyong panunood.